narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay maiba naman ang ating setting. Hindi na si Kalingap Edo ang magsisurprise kay Viancy sa kanilang bahay, kundi si Viancy naman. Nagtipon-tipon ang Kalingap team at ang Kalingap Angels para surpresahin si Kalingap Edo sa kanyang birthday. Halata naman sa mata ni Viancy na parang gusto niya na talaga makita si Kalingap Edo dahil nga matagal silang hindi nagkita gawa ng pagpunta ni Kalingap Edo sa Hong Kong. Ayan, may nagpansin. Bakas kay Kalingap Edo ang gulat at saya dala ng surprise para sa kanya. Masayang masaya siya dahil nandoon ang mga taong mahalaga para sa kanya. Ang Kalingap team, ang Kalingap Angels at syempre si Viancy. Grabe talaga ang mga supporters at nagmamahal kay Kalingap Edo dahil itong lahat na ito ay galing lamang sa mga sponsor at ito ay pang-apat na celebration na pala ng birthday niya. Grabe at napakadami talaga ang mga handa niya kagaya ng lechon, mga iniho na isda, cake, spaghetti, maraming mga soft drinks at iba pa. Naman, hindi may iwasan na maging thankful talaga si Kalingap Edo sa lahat ng mga blessing at pagmamahal na natatanggap niya. Grabe din ang effort ni Viancy para sa birthday na ito dahil naghanda siya ng isang kanta para lamang kay Kalingap Edo. O pa rin kaya kung makakita ka na higit sa isang katulad ko. Ang babago tulad ng sinabi ko. Ang ibig ko'y para lamang sa iisang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo naririnig. Inayasahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig, sabihin mo lagi mahal at hindi pa nandali at kundi pang hambog. Grabe pala at napakaganda rin talaga ng boses ni Viancy. Mahiyain nga lang siya pero talented din pala siya. Kaya naman, grabe ang kilig ng Kalingap team at ng mga manonood. Nagpasalamat naman si Kalingap Edo dahil sa effort ni Viancy para sa kanya. Kahit na hindi pa sila ganun katagal na magkakilala, ay ginawa niya para special ang birthday niya. Message ko lang po na stay humble at saka huwag kang magbabago po. Tapos tapos patuloy mo lang po yung mga ginagawa mo, yung pagtulong po sa mga nangailangan at saka don't forget to smile po palagi kasi bagay ka. tapos mag-iingat ka po palagi sa Hindi na maitatago talaga ni Viancy ang kanyang nararamdaman dahil hindi talaga siya mapirmi kapag kausap si Kalingap Edo. Pulang-pula na naman siya na para bang sasabog na naman siya sa kilig. May surprise din ako para sa'yo. Walaan mo. Ay, joke lang. Ito, galing to sa Hong Kong itong pinadala ko. Ay, pinadala na pati. Pinamili ko galing sa Hong Kong. Sana magustuhan mo. Simple lang to. Teka lang, yung ibibigay ko muna yung sa ibang bigay ng ano, sa mga fans mo. Grabe na talaga ang kasikatan ng tambalang Kalingap Edo at Viancy dahil kahit hanggang Hong Kong ay may mga supporters pa rin talaga sila. Maraming nagbigay kay Viancy ng mga regalo kagaya ng mga damit, sombrero, mga mamahaling pabango at iba pa.
pinakahuli nilang binuksan ang mga pinamili ni Kalingap Edu. Ito sa akin to. Sana ay gusto mo. Unat, yan. Baka di ka mahilig sa matamis. Pero ito. Baka. Thank you po. Pamigay mo nalang kung gusto mo. At ito. Ito. Ito niya. Bag. Yan. Simple lang. Mahilig ka maglayas-layas eh. Pag, ano, pag may mga ano ka. Grabe at napakadaming pinamili ni Kalingap Edu para kay Viancy para lamang mapasaya siya. Binila niya si Viancy ng mga chocolate, pulseras, mga bag at higit sa lahat. Effort? Siyempre. Kailangan ito mag-effort para kasi special naman niya si Viancy sa atin. Ito. Alam mo kung ano to? Kumbira. Dalawa to. Promise ring? Hindi. Ano lang? Parang... Remembrance? Magka-parehas. Sing-sing sa'yo. Tingnan. Ano po, Manny? Sinusuot yan. Yan. Thank you po. Tapos, meron din ako niyan. Dalawa yan. Oops, malaki. Yan. Ito, last na to. Ito. Wow, kumbira. Ito po. Tara! Para magustuhan mo. Dami po. Grabe talaga at parang special na talaga si Viancy para kay Kalingap Edu sa dami ng kanyang pinamili. Sa dami ng pinamigay ni Kalingap Edu ay parang hindi naman siya ang may birthday kundi si Viancy. Parang na-miss talaga nila ang isa't isa dahil sa dami ng kanilang mga sweet moments sa pag-uusap nilang dalawa. Nagustuhan mo? Sobra po. Para na namasyal kita dun sa Disney. Sobrang bilis nga eh. Pero okay din yun. Para makawin agad ako. Para makita kita. Yung pagpunta sa dagat sa likod ng bahay niya. Kala ko isang taon na ako niya. Pang apat na celebrate naman na birthday niya. Medyo pagod na ako. Pero buti na lang na andyan ka. Kayo pala. Para alalayan ako sa lahat. Yung isa lang nawawala eh. Isang pagmamahal. Grabe naman talaga ang pagpaparamdam ni Kalingap Edu na importante si Viancy para sa kanya. At hindi rin may tatago ni Viancy na parang tumatala din sa kanya ang mga ginagawa at sinasabi ni Kalingap Edu. Mukhang malaki talaga ang chance na magkatuluyan ang dalawa. Paano ba naman? Siguro sa pagkamiss ni Kalingap Edu ay kaya banat siya ng banat ngayon kay Viancy. Namiss ko yan. Yung mga mata mong yan. At ang ganda. Nangungusap sa akin. Parang kinikiliti ako eh. Basta ikaw. Okay lang. Hindi ko po inaasahan. Ang dami pong ano. Sa loob po. Siyempre. Ganun talaga. Pag bibigyan mo dapat ang special na tao, dapat siyempre. Special na. Saka dinamihan ko na para... Grabe talaga ang sunod-sunod na banat ni Kalingap Edu kay Viancy, kaya naman halatang halata na kinikilig na rin ito. Dahil nga sa kanilang tuloy-tuloy na pag-uusap, ay parang nag-open up na nga din si Viancy, hindi kagaya dati na hindi siya nagsasalita. Sa kanilang pag-uusap ay makikilala na nila ang isa't isa.
Kala ko po kasi wala po kayong pangalam. Pakialam sa? Sa mga bagay-bagay po. Pwede ba naman yun? Hindi yun mangyayari. Siguro sa iba, oh, pero ikaw, sa'yo, hindi. Hindi yun bagay sa'yo. Ako ang bagay sa... Thank you. Walang ano man. Basta andito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong. Kahit ano, chat mo lang ako. At ayun na nga, nagpahayag na ng nararamdaman si Kalingap Edu kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Viancy. Dahil dito, nagkakaroon na ng idea si Viancy kung ano ba talaga ang pakay ni Kalingap Edu sa kanya. Kung pagkakaibigan ba o pagkakaibigan. Si, ganda baga. Lahat naman sa'yo bagay. Bagay na bagay talaga silang dalawa para sa isa't isa. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod nilang pagtatagpo? May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Viancy? Yan ang ating haabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye!